Hello guys, welcome back to my channel. So kung bago ka po sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. So since nasa LDR po tayo ngayon, at napag-isip-isip ko, parang gusto kong mag-vlog about LDR relationship para ma-share ko rin po yung mga experience ko since tayo po ay nasa abroad at ang ating boyfriend o kaya mga jowa o kung tawag nyo dyan sa mga karelasyon ninyo ay nasa class. So meron po akong mga experiences at gusto kong i-share sa inyo. So meron na po tayo dito guys at ang number one, huwag masyadong clingy. Ang ibig pong sabihin ng clingy, yung kayo ba yung girlfriend na maya't maya nag-message, maya't maya nag-video call, ayaw ng call lang, gusto nakikita pa, at ayaw pang patayin, gusto nandiyan lang sa may camera, gusto lang nakikita yung boyfriend. So, iwasan po natin maging clingy. Ayaw na ayaw po ng mga lalaki yan, at saka parang pangit yung alam ng boyfriend mo na nakasentro yung buhay mo sa kanya. Number two guys, maging productive. Kung wala kang ibang ginagawa, maghanap ka ng ibang magpagkakabalahan. Like, parang ako, nag-YouTube ako. And then, maghanap ka ng ibang activity, like sumali ka sa mga volleyball games, o kaya itry mo magluto ng new menu, o kaya gawa ka ng mga cross stitch, basta malibang ka lang, para hindi maya't maya lagi mo tinitingnan yung camera mo, yung inbox mo, kung may message yung boyfriend mo. So ang pangatlo guys, pag nag-message yung boyfriend mo, huwag ka agad mag-reply, huwag ka masyadong excited, o huwag ipalamdam sa kanya na nandiyan ka lang, nakatapay sa yung cellphone. At kung mag-message ka, huwag mong expect na mag-reply agad. Naman, kung anong ginagawa niya, it's your life. So kung nag-enjoy siya sa ibang bagay, pagdaman ka rin. Kasi guys, mahirap yung palaging, siya lagi ang iniisip mo. Baka hindi ka na nakatulog niyan, baka hindi ka na nakakain niyan. So lagi ka na lang nagdududa, lagi ka na lang naginala, lagi ka na lang nagsiselos, ano mangyayari sa'yo? Ang pangapat guys, mahalin mo yung sarili mo. Kasi ang lalaki guys, pag nakikita nila na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa, lalo ka nilang mamahalin. So lalo silang magkakaroon ng eagerness para maabot ka. So, pabutihin mo yung buhay mo, maging productive, isipin mo kung paano ka mag-grow. Dahil ang gusto ng isang lalaki sa isang babae ay yung hindi materialistic. Yung mga babae na independent. Kasi guys, mataas ang pagtingin nila sa mga babae yung karoon. So, ang panglima at ang panglast, hintayin mo na tumawag yung boyfriend mo sa'yo. Huwag yung, kung dati, laging ikaw yung tumatawag, laging ikaw yung unang nagme-message, baguhin mo. Hintayin mong siya yung may kusa na tumawag sa'yo. Siya yung may kusa na mag-video call sa'yo. Siya yung unang magbibigay sa umaga ng good morning, kumain ka na ba? Siya yung hihintayin mo magsabi sa'yo ng I love you, I miss you. Ganyan guys. Kasi babae tayo eh. So ipanamdam mo sa kanya na babae ka. Huwag mong ipanamdam sa kanya na pangin sa'yo pa yung lalaki, yung masang lalaki. Ikaw pa yung in love na in love. Ikaw pa yung mas aggressive. Ngayon kasi, kung sa'yo yung mga lalaki, kung mga lalaki na babae. Pero guys, meron din mga lalaki ngayon na gusto pa rin nila yung mga babae na babae talaga. Umaasa talaga kung sila yung babae, sila yung manunuyo, hindi sila yung sinusuyo. Okay guys, so nabigay ko na yung 5 na alam kong makatulong para sa atin. At sana meron pa kayong natutunan sa aking vlog. At kung may natutunan po kayo, please don't forget to like, share, at mag-comments na rin po kayo kung anong pwede natin may dagdag sa mga na-share ko na lima. So guys, kung gusto nyo maging successful ang inyong LDR relationship, mag-base lang po kayo sa lima mong questionnaire. At keep safe guys, yun lang po ang vlog na ito. At keep safe. Thanks for watching.